He is a brilliant man and known as one of the greatest inventors of all time. The inventor of all inventors, ang aming minamahal at iniidolo and our living hero, Pastor Dr. Joel E. Apolinario. At bagong taon na, Brother Roger? Yes. A year 2020 na kung 54 days more to go. Ah, 54 days more to go. Ang Christmas, 48 days. Yes, Brother David. Yesterday, 49. Okay. Yung mga mensahe, labi na karon, doon natin update no sa atong gipahigayon nga katong distribution of relief goods ditong dapita sa may EP Center, no, sa may tulunan sa kining makilala o diya sa lungsod sa magsaysay no Davao del Sur. So, alang sa inyong mga mensahe, inyo lamang ipadala din sa amo ng mga cellphone number. Ang akong cellphone number 0926-9853-714. Ang akong isa kalinya 0935-201-3848. Pwede mo ang mga kaayuhan. Ang kaayuhan din. Mga kaayuhan ng gikan sa ito ng ministry. Yes, Brother Daniel, right after this, Brother Daniel, maybe atong madunggan ang atong kapartner unya no sa pag-update. Yes, oh, maya-maya po lamang. Yung update na nangyari maya-maya kahapon, no, sa ginagawang distribution of relief goods. Good, doon sa mga biktima ng kuan, yung nangyayaring Lindol. Yes. Mapakinggan natin ang ating butihing at gwapong angkorman. Maya-maya po lamang antayin natin. Dinasigay kita, ungon man atong ipakita ang mainitong pagsuporta sa atong pinanggang founder and inventor, Pastor Dr. Joel Apolinario, kaysa kanunay mga higala. Siya na ning kamot, kakitang tanan ng mga membro ni nga ministry, mabulahan ta, nini nga mao, nga mga kaayuhan nga karon atong natagamtam. Oga, nga ni daghan na kaayo kanatong mga kaubanan nga nabulahan dini. O gingon man, matod pa nila nga dako kay katabang kini nga mao ministry sa kinabuhi. Pusa mga higala, kaysa as what we promise to you nga karong taod-taod ato nang mahinabi ang atong kaubanan. Ating kapatid na Bong. Okay ha. Antayin natin, Brother Roger. Sige. Okay. Okay. Diretsuhin mo lang. Sige. Okay. Smart. Oh. Okay. Antayin natin ha. Yes, mga kapatid. Okay. No? Okay. Magkakasama ho natin ngayon sa linya si kapatid na Bong Cagape. Angkor man, Bong Cagape. So, naka-loudspeaker na yan. Hello, sige, okay. Okay, hello! Oy! Yes! Maayong hapon, mayapon. Kapatid na Bong. Hello. Yes, okay. Hello, Bong! Okay na. Sige, Bong. Sige. Hello, Bong? Bong, parang hindi makuan, hindi marinig yung kuan mo. Sige lang. Sige, okay lang. Times 4 lang, so medyo, ano na yan, medyo marami-rami na ho yan ng mga affected families. Yes, so. You know, yung napigtuhan dyan. No? And then may mga tatlong barangay hall na hindi na maaaring gamitin pa doon sa magsaysay. Dahil sa matinding epekto po niyaan, no, ng lindol na pinakailangan talaga bagong barangay hall yung kanilang patatayuan, ano, mga kapamilya, mga kapanalo. And then, gusto natin una best pasalamatan yung mga members po natin, more than 5 million members. Yes, sir. Ng Kapa Worldwide Ministry Association. Lalo na yung mga nag-ambag-ambag, no, nag-padala, yung iba, nagpa-automatic deduction na, no, sa kanilang monthly na 100 pesos. So, naipon-ipon po yan lahat. Doon nga na kung saan nyo po, doon itong una pupunta sa mga earthquake affected areas. So, ang natulungan na o nabigyan natin ng assistance kahapon, no, pasikulang ito, mga grocery, bigas, tubig, yun yung mga naibigay natin kahapon, no, doon sa area ng dalawang barangay ito.
yung barangay Malungon and barangay Parayong doon sa Magsaysay. Sa Parayong may mayroong 1,600 na mga beneficiary po tayong nabigyan. Yes, okay. Malaki-laking barangay kasi. Mm. So, para sa kalaman ng ating mga kapamilya. Bong, may itatanong lang ako sa iyo, Bong. Yung bang nabibigyan ng mga relief assistance, karamihan noon, hindi ba member ng Kapa Worldwide Ministry, yung iba? Walang member. Lahat mga victims, okay. Oh, yes. Tayong pinipilit, member man yan, hindi. Importante, basta nakikuhan ka ng lindol, natira yung akay mo, nakapend ka. Bong Cagape, so Brother Roger, so napakarami na natulungan, napakarami na natulungan doon sa ating ministry. Siguro ipagpatuloy pa ito, Brother Roger. Andiyan na ba? Okay. All right. Okay. Bong, go ahead, kapatid na Bong. So ang this time naman today, yung bibigyan natin ng assistance ng tulong ay yung barangay pala, no, sa pala tayo. Alas 2 ng hapon, so ito yung medyo malayo-layo kasi ito, 1 kilometro yung layo niyan from municipality of Magsaysay. So ngayong araw, yan ipagpatuloy natin ngayong hapon, yung pagbibigay ng mga assistance po doon, no, sa may barangay Balate. May tomorrow, Friday, Saturday, or until next week, dito na naman tayo sa area ng Tulunan, sa area na Makilala. So yun yung mga ilan sa mga magiging beneficiary na naman natin ng Kapa Worldwide Ministry Association. Kausan niya po yung in-charge natin dyan ay yung Kidapawan branch, no? Kidapawan fellowship na in-charge natin ang magiging host nitong pagtulong dyan sa may area ng Tulungan and Makilala. So yun sila yung mga next natin target na mapapadala ng tulong. And good news today, no, yung Matanaw, no, tama bang pag-ulang nito? Matanaw. Kasi dati ako pag-ulang sa Matanaw. Matanaw. Sa brand nila, ang daming dumating, no, na mga goods. Una, yung 100 sacks ng bigas. Talaga, no? Yung i-repass na naman natin. Mm. 100 sacks ng bigas yung dumating sa Matanaw na fellowship branch natin, no, na nadala. And 4,000 na mga dilata o yung tinapos. Kangods. Ilunggo. Pinapas ang bigas. Dilata, di ba? Ayan tawag natin. 4,000 pieces yan na dumating malipad saan. Cartoons of noodles, no, may mga blanket, may mga kulambo, mosquitero pa na tawag. Kulambo. Yung mga binigay ko sa yung dumating ngayong araw sa Matanaw branch na siyang i-re-repack po yan ng mga volunteers natin at ibibigay ko yan na either bukas until Saturday. So yun yung mga mangyayari. So ibig sabihin na kapatid na Bong, hindi pa kayo nakapunta pala doon sa kuan area ng Tulunan at sa kayong sa Makilala? Hindi pa. Hindi pa. Yung matagay lang inuna natin kahapon today. Iikutin natin lahat ng mga affected areas, no? And gusto natin pasalamatan siyempre lahat ng mga brands, lalo na yung mga nakita lang natin at natandaan kahapon na yung Valencia, yung Tacloban, Alabel, Pulumulok, Coronadal, area ng Mindanao, no, na nagsilatingan na mga kapamilya natin, yung Tagong, ito yung Matanaw, yung iba, yung Samal, yung mga fellowship branch natin na siyang tumulong, mga volunteers, ang dami, no,
parang nag-motorcade na lang kami din ang nangyari. Ilan ba kayo lahat, Bong, nag-serve sa mga tao? Ilan kayo lahat galing sa ating ministry? Ang dami. Hindi dami? Hindi mabilang. Okay. Saan tayo? Mm-hmm. Maliban kasi sa mga OIC, sa mga officers, sa mga staff, no? May mga volunteers kasi na siyang sumama. So halos lahat ng mga ano, ay nakakatuwa lang kasi lahat ng mga sasakyan na ginamit ng ating mga members, ng mga volunteers, yung lahat ng yun may mga daladalang tubig, no? At maraming ipapa, no? Na mga dala yung bawat isa, may iba sa pagkain. Makita mo yung ano eh, yung talagang pagtutulungan yung pagkakain. Oo, bayanihan spirit. Bayanihan yes, na nangyari talaga. Binhala ang mga beneficiary, yung mga napektuhan ng lindol, halos masaya yung mukha. Yung iba nanuluha no, sa kanilang bitbit, pati 5 kilong biga, plus tubig, no? Mm-hmm. Plus lang may mga sabon pa eh. May mga toothpaste talaga, na nakabalot, nakaripat na yon. So, halos kompleto. Yung iba, may mga tent kasi yung ibang mga ibang mga napiktuhan ng lindol eh, wala pang mga tent, nagtiis muna sa alam mo yung sitwasyon kasi ng mga tent nila. Oh yes, tent halimbawa siksikan yan sila, siksikan ganun ha, tent yung mga